inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong nakita po nating balita na kung saan mga kababayan dito po natin malalaman kung gaano nga ba katindi at kalalim yung dahilan ng Tito Vic and Joey kung bakit hindi sila nagbibigay ng komento patungkol po dito sa pagsasara mga kababayan ng tahanan ng pinakamasaya. At dito mapapag-usapan din po natin yung panibagong balita na naman po patungkol dito kay Paulo Contes mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung nangyari kay Romeo Halsus Jr. na kung saan mga kababayan napahiya po siya sa Tito Vic and Joey. Pero bago po natin pag-usapan ito, mga kababayan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel ay hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na ilike po ito pong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or video na katulad po nito. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, san masulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So anyway mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok at nanonood sa atin sa araw-araw. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po sa 37 viewers agad po natin. Magandang gabi po. Butangay! So by the way, mega love shoutout po kay Ati Amles, kay Inay Judo na to 30-someone, kay Ma'am Gwidolin Gumabon, mega love shoutout po na napakasarap. At shoutout din po mga kababayan kay LCTBJ Forever, kay Inay Sanita Toricampo, mega love shoutout po. Kay Manuel Ponce, mega love shoutout po na napakasarap at 44 viewers po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. So by the way mga kababayan, siguro umpisahan agad natin ito para maaga-aga po tayong matapos. Ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo nung nagsara po yung tahanan ng pinakamasaya, eto do po yung patama nung kabila mga kababayan. Kung matatandaan nyo pa nga, merong inilabas ang bilyonaryo na kung saan ang dating mga kababayan. Ano po, base dun sa statement nitong si Romeo Halsus Jr., ang sinisisi po niya sa pagsasara ng tahanan ng pinakamasaya ay walang iba po kung hindi po ang Tito Vic and Joey, mga kababayan. At dito, sa videong ito na nakita natin kanina, habang nag-i-scroll po tayo, ay may nakita po tayong live ni Nanay Christopher Main one day ago, mga kababayan, na kung saan natalakay niya po dito yung matinding dahilan ng Tito Vic and Joey, mga kababayan, kung bakit hindi po sila nagbibigay ng komento at hindi po sila nagpapa-interview patungkol po dito sa pagsasara ng tahanan ng pinakamasaya mga kababayan. So anyway, bago po natin natalakay nito at pag-usapan, i-credit po natin ito sa 1PH, sa Christopher Minute. I-subscribe nyo po sana. Etong 1PH, hindi po yan natin mga kababayan. Gagawan lamang po natin ng video yung live stream ni Nanay Christopher Minute, Christopher Minute. Ano po, at hinihikay ko din po kayo na i-subscribe nyo din po sana yung showbiz daw na. Para lagi po kayong updated mga kababayan sa mga balitang showbiz ni Nanay Christie. So anyway, eto ay play na agad natin. Anak-anaka natin, di ba naman? Ayan. Maraming salamat. Okay, umpisa na tayo. Ay, Ma'am Lani Reyes, ay, Senate Santos, mega love shoutout na napakasarap madama. Ate Jay Salay, mega love shoutout. Kuya Rico Clawian, mega love shoutout. Jenny Funa, apat, ayan, mega love shoutout na napakasarap. Romel, siyempre pa, ang inaabangan po ng publiko ngayon ay kung ano ang magiging reaksyon ng Tito Vic and Joey dahil po sa pagkakansila ng katapat nilang noon time show sa kabilang channel, di ba? Di ba naman, Romel, yun naman talaga ang hinihintay ngayon? Ay, siyempre, noon, unang araw pa lang hindi nila pag-ere at mga nung Monday pa lang, nung sinabing hindi na tuloy ang kanilang pagpapalabas at replay na lang pinanood natin, inaabangan na talaga nila Sabado yun. Nung nakaraang Sabado yun. Yun yung hinihintay talaga. Pero alam nyo po, talagang kung dahil
Alam niyo, may mga nagkalat kasing balita, may mga nakikita tayong balita tulad nung kaninang ginawa natin ng reaction video na kung saan sinasabi na mayroon daw pumpatama itong si Master Henyo Joey De Leon, pero nung ni-reaction na natin yung video, hindi naman siya patama. Totally, mga kababayan, yung binitawa ni Master Henyo Joey De Leon, talagang masakit na nakatotohanan yon doon sa Tape Incorporated, mga kababayan. Pero wala pa pong inilalabas na pahayag at statement ang Tito Wick and Joey, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Dati ay nire-respeto namin ang Tito Wick and Joey at ang production at ang Dabarkads po ng Itbulaga. Triple pa po o higit pa ang pagrespeto namin sa kanila ngayon. Dahil alam mo yung mapuso nilang hinaharap ang ganitong sitwasyon na hindi sila katulad ng iba na parang ikinatutuwa pa ang pagkawala ng trabaho ng mga dati nilang kasamahan at mga nagtatrabaho. Kasi nakalagay dito reaction ni Tito Wick and Joey sa pagkansila ng tahanan ng pinakamasaya, abangan or inaabangan, mga kababayan. Ngayon, ang isang nakikita ditong dahilan, mga kababayan, or matinding dahilan ng Tito Wick and Joey kaya hindi po sila nagbibitaw ng kahit na anong salita or hindi sila nagpapa-interview, mga kababayan, bagamat may mga nangungulit sa kanila na iniintado gusto silang interviewin patungkol po sa kung ano yung opinion nila sa pagsasara nitong tahanan ng pinakamasaya, hindi po sila nagpapa-interview. Kasi nga, mga kababayan, meron silang mga dating nakasamang katrabaho dyan sa tahanan ng pinakamasaya, yung mga empleyado, mga kababayan, at nalulungkot ang Tito Wick and Joey dun sa mga nawalan ng trabaho at naapektuhan dahil dito sa pagkalugi ng Tape Incorporated na naging dahilan ng pagsasara po ng tahanan ng pinakamasaya. Biruin nyo, mga kababayan, pagkatapos ng matinding nagawa ng Tape Incorporated dito sa Tito Wick and Joey, ang iniisip pa rin po ng Tito Wick and Joey is yung mga empleyado na nawalan ng trabaho, mga kababayan. Bagamat sunod-sunod yung mga patama nitong Tape Incorporated, mga kababayan, dito sa Tito Wick and Joey, at minsan nga nasasabi pa nila na parang ang dahilan ay yung pag-alis ng Tito Wick and Joey dahil sa na naging dahilan ng pagkalugi ng Tape Incorporated, napakaganda pa rin po ng sukling ibinabalik sa kanila ng Tito Wick and Joey. Biruin nyo, mga kababayan, na kaya ayaw magpa-interview ng Tito Wick and Joey, iniisip nila kung ano na ba yung kalagayan ngayon ng mga empleyadong nawala ng trabaho. Diba, mga kababayan, buti pa nga ang Tito Wick and Joey, iniisip yun eh. Yung kayang taga-kabila. pagpatuloy pa natin. Trabaho pa ngayon dito sa, anong title? Tahanan Pinakamasaya. Oo. At napakarami na po namin kasamahan sa panulat at mga vloggers ang gustong mag-interview sa Tito Wick and Joey, pero tumatanggi sila. Ayaw nilang magsalita. Maging ang pamilya po ni Tito Sen, sila Tita Helen, sina MTRCB Chairman Lala at ang mga iba pa niyang kapatid, panalangin ang binabalik nila. Pasasalamat dahil, of course, sino ba naman hindi matutuwa, nagwagi sila sa Court of Appeals, sa IPO Philippines, nagwagi rin. Pasasalamat sa Diyos dahil muli ay nakamta nila ang kanilang tagumpay sa ipinakikipaglaban. Pero hindi po nila ikinatutuwa na mawala ang isang programa dahil ang malasakit nila ay sa mga taong mawawala ng trabaho. Biruin nyo, mga kababayan, ha? Kaya lang naman kasi sumasagot nung panahong una, nung pamula May 31, mga kababayan. April pa nga ata, pinag-uusapan na ito, mga kababayan. Or February pa nga ata, 2023, pinag-uusapan na po ito. Ano po, dahil mayroong mga naunang interview, etong si Mayor Bullet, at mayroong mga naunang interview, etong si Tito Sen, mga kababayan. So kaya lang naman sumasagot dito ang Tito Wick and Joey dati. Ano po, lalo na si Master Henyo Joey De Leon, kasi nga, nasa Tape Incorporated pa yung trademark na Itbulaga, mga kababayan. At talagang hindi pa nila nababawi. Pero nung nabawi na nila, mga kababayan, nakita nyo ba na nagpatama at nagparinig pa ang Tito Wick and Joey or etong si Master Henyo Joey De Leon dito sa Tape Incorporated? Wala na po kayo makikita. Uti mo nga yung mga vlogger na katulad natin, mga kababayan, bibihiran na lang natin matalakay dati yan. Malimit pa nga, lagi akong wala. Lagi tayong absent, mga kababayan, at minsan nga inaabot pa ng 5 days na hindi tayo nakakapag-live at hindi natin napapag-usapan etong Tape Incorporated. Ngayon na lang kasi uminit, mga kababayan,
dahil nga doon sa pagsasara nila at parang ang dating ang sinisisi pa nila ang Tito Vic and Joey. So ngayon mga kababayan, makikita nyo naman na kaya lang nakikipagbalitaktakan itong si Master Henyo, Joey De Leon at kaya lang nagpapa-interview dati itong si Tito Sen mga kababayan dahil gusto nilang ipakita sa publiko at ipakita sa mata ng maraming tao yung side nila. Ano po yung karapatan nila na kinuha ng mga taga-Tape Incorporated. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Pero ngayon, hindi nyo na makikita ang Tito Vic and Joey na nagpapa-interview patungkol dun sa pagsasara sa nangyaring paggaluge ng Tape Incorporated, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Yun correct, yun. Nanay. At saka minsan, saka sa panahon, minsan isang panahon, naramdaman nila na mawalan sila ng tahanan. Tama. Yung pakiramdam na yun, ang lagi nilang kip-kip-kip-kip sa puso nila na ang hirap mawalan ng trabaho. Lalo ito na yun. Sa mga staff ng tahanan, pinakamasaya. Alam mo, noong May 31, ilagay natin ang ating mga sarili sa sapatos ng Tito Vic and Joey at ng production people ng It Bulaga. Akala nyo po ba agad-agad na minaneho nila ang tagumpay sa TV5? Matagal-tagal din po ang usapan bago naganap ang paglipat nila dito at pagtanggap sa kanila ng TV5 ng dalawang kamay. Hindi po alam nila yon. Alam nila kung gaano kahirap yung paggising mo sa umaga, hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung ano ang magaganap sa iyong pamilya, kung saan ka kukuha ng ipantutusto sa mga pangangailangan. Pinakamahirap po yan. At ang Tito Vic and Joey po, yan ang concern nila. Yan ang malasakit nila. Yan ang kanilang inaalala. Ang mga taong apektado sa pagkawala ng programang ito. Yun. Paano na naman magsimula? Di ba yun? Ito. Kasi ito ang katotohanan dyan mga kababayan. Di ba, hindi nyo ba nahahalata dati nung nawala ng trabaho ang Tito Vic and Joey? Ang laging nasa isip nila, paano na yung mga kasamahan nila? Paano na yung mga nagtiwala sa amin, yung mga empleyadong sumama sa Tito Vic and Joey nung umalis ang Tito Vic and Joey nung May 31 dahil sayaw na silang pagtrabahuin at papasukin ng Tape Incorporated? Mga kababayan, yun lagi ang sinasabi ng Tito Vic and Joey, paano na yung mga empleyadong sumama sa amin? Yun ang laging isinisigaw at minsan sinasabi pa nitong sina Master Henyo, Joey De Leon at saka po nitong si Tito Sen. Ano po, so sana mga kababayan, yung sa Tape Incorporated, ganun din yung iniisip nila. Ang tanong kung iniisip ba talaga nila. Pero inyo ha, dito sa puntong ito, na ayaw magpa-interview or hindi nagpapa-interview ang Tito Vic and Joey para magbigay ng komento patungkol dun sa pagsasara ng tahanan ng pinakamasaya. Dito pa lang sa pagkakataong ito, mga kababayan, pahiya na ang Tape Incorporated. Ano po, pahiya na etong si Romeo Halusus Jr. Bakit? Kasi biruin nyo, nung natapos na ang issue, mga kababayan, nanahimik na ang Tito Vic and Joey. Pero nung sila na ang nagsarado, mga kababayan, dahil sa kanilang pagkaluge, eh talagang sinisisi nila ang Tito Vic and Joey at sinasabi pa nila na nung umalis ang Tito Vic and Joey, pinapalabas pa nila na talagang parang planado dahil nagka-show daw po agad sa TV5. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Paano napakahirap ng pagsisimula sa lahat-lahat ng bagay, lalong-lalo sa trabaho. Ayan. At saka, alam mo, kung yung pong mga defenders nung kabilang programa ay nag-iimbento ng kung ano-anong kwento, ayan po, kasaysayan na ang nagkukwento ng kung ano ang tunay na naganap. Tama! Hindi po ba naman nakakahiya yung magpapalutang kayo ng mga balita na hindi pinapasok ng commercial? Iniisip ko nga ngayon, mga kababayan, kung may credibility pa yung mga vlogger na nagsasabi dati na maraming ads. Pero ang ending, mga kababayan, nagsara kasi nga, lumabas na yung katotohanan na nung umalis ang Tito Vic and Joey, yung kung sa 100%, 99% mga kababayan yung mga advertised na sumama sa Tito Vic and Joey at 1% yung natira sa kanila. At yung natira pa sa kanila ay tinatapos lamang po yung nai-advance na kontrata. Yung bayad na nai-advance mga kababayan, ganun po katindi. Kaya nga minsan napapaisip ako, ano na kayang credibility meron sila ngayon? May natitira pa ba credibility?
Eh, pagpatuloy pa natin. Ang Itbulaga ng Tito Vic and Joey dito sa TV5 na ang rating ay nasa ilalim, samantalang alam naman po natin na palaging nasa ibabaw. Hindi ba naman nakakahiya yun? At ngayon, lumalabas na ang mga tunay at nakakubli na dahilan kung bakit talagang kinansela na itong tahan ng pinakamasaya. Oh, dahil nga yung pagkakautang sa GMA7, di ba, na pati po yung mga commercial, sumunod po talaga. Hi, Roche, Mega Love Shoutout. Long time no see, Mega Love Shoutout sa'yo. Pagaling ka, pagaling ka. Mm. Sa Tito Vic and Joey at sa Dabar Cads dito po sa TV5, nagbagsak na ng presyo ang Tape Incorporated. Pero hindi pa rin po yun naging garantiya para magtuloy-tuloy ang takbo ng kanilang programa. Correct. Kaya at sa, ano eh. Opo na, at saka sa usapin na lang ito, dapat talaga, unang-unang talaga, pagtanggap katulad ng ginawa ng Tito Vic and Joey noon. Tinanggap lang ng kapalaran. Oo. Sana ganun din sana para maging maayos na ang lahat-lahat. Diba? At saka, hindi dapat na personalin ang Tito Vic and Joey dahil po sa pagkakansela nitong tahan ng pinakamasaya. Wala po silang kinalaman dyan. Hindi po natin sila dapat sisihin, lalong-lalo na ang kabilang channel na ipinaaako sa Tito Vic and Joey at ilang ehekutibo ang dahilan kung bakit nagsara ang kanilang programa. Napakalinaw po ng isyung ito na ang Tito... Ay, kaya repin niyo ako, Mega Love Shoutout. Ito mga kababayan ha, ang nangyayari nga kasi isinisisi nga sa Tito Vic and Joey at saka sa TV5. So ngayon mga kababayan, alam niyo may pagkakamali dyan. Yung mga bagitong halusos na kimali-mali. Dahil sa kanilang pakikialam, mga kababayan, ang naging resulta, saglip na sa paangat pa, mga kababayan, dahil nga naandudo ng Tito Vic and Joey, dahil sa kagustuhan nilang i-revamp, yun, na-revamp nga kaso nalugi agad. Yan ang sinasabi natin mga kababayan, pagka sobrang kimali-mali, ang nangyayari talagang ano, hindi maganda. Ano po, yung kakasigaw nila ng butang eh, ayun, na butang eh. Eh, pagpatuloy pa natin. Tito Vic and Joey ay nagpababa pa ng kanilang talent fee nung mag-usap-usap ang mga halusos at ang produksyon. Pero ano ang ginawa nila? Lahat po ay gusto nilang baguhin. Pumasok ang magkakapatid, gusto nilang baguhin ang texture, kumbaga, gusto nilang baguhin ang kabuuan ng programa at parang gusto pa rin nilang tanggalin na ang Tito Vic and Joey, di ba? Maliwanag mga kababayan na gusto talaga nila nung una, nung nagkaroon ng meeting, nung pumasok yung mga bagitong kimali-mali, gusto nilang tanggalin ang Tito Vic and Joey. Kaya ang ending mga kababayan, nung tinanggalan, nung hindi na nila pinayaga na mag-airtime, etong Tito Vic and Joey, mga kababayan, di ba nagpaalam na ang Tito Vic and Joey? Kasi nga, wala na silang gagawin doon. Ano pa yung gagawin nila kung pinapaalis na nga sila? Hindi naman manhid ang Tito Vic and Joey para hindi maramdaman na pinapaalis na sila sa pagkakataong yon, mga kababayan. Pero ang nangyari, nung nagsara na ang tahan ng pinakamasaya, pinalalabas na ang Tito Vic and Joey, planado yung pag-alis. Alam niyo yung ginagawa nila dito, ginagawa nilang uto-uto at tanga yung mga tao na nakasakse nung namamaalam na ang Tito Vic and Joey. Diba, ipagpatuloy pa natin. Hindi po totoo yung sinabi noon ni Mayor Bullet na Tito Vic and Joey is Itbulaga, Itbulaga is Tito Vic and Joey. Hindi po totoo. At lalong hindi po totoo na nung pumasok ang magkakapatid sa Tape Incorporated para sila na ang magmando sa produksyon, ay nalulugi na raw po ang kumpanya. Nalulugi na raw po dahil hindi nahahandle ng maayos. Anong pagkalugi? Sa $200,000,000 pa la. Ang Tito Vic and Joey na naiyakyat sa produksyon. Ay, pagpalagay natin mga kababayan, nakita niyo yung sabi doon sa bilyonaryo, napakaliwanag naman doon. Ang sabi nitong si Halusos, nung napansin daw ng kanyang pamilya, na parang nalulugi na mga kababayan, doon sila nagpasya na makialam na. Kasi nga daw, yung kanilang produksyon is nagdurugo na ng pera, ibig sabihin nalulugi na. Pero napakaliwanag doon sa artikel ng bilyonaryo
na sinasabi po doon ng Tito Bikin Joey is nakakapag-akyat pa, mga kababayan, ng 200 million something, mga kababayan, ano po, or at basta 200 million, yun yung pagkakaalam natin. And then, naikaltas na, mga kababayan, yung nagastos dun sa mismong produksyon. Tapos, mga kababayan, nakakabayad pa sa kanilang block time dito sa GMA7. And then, kumikita pa ng 100 million. Taliwas po dun sa mga paliwanag nitong si Romeo Halosus Jr. nung tinipon niya yung kanya mga empleyado at sinabi do na nalulugi na nung panahong nasa sa kanila pa ang Tito Bikin Joey. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Yun na nga, lumabas diba? Sa kwento ni Tito Sen, di ba nanay? At anak, buwan-buwan yun ha. Buwan-buwan yung 200 million. Oh. Labas ang lahat ng gastos, airtime, production, hosts. Ipagpalagay na natin, oh, 100 million na, kamo, ang nawala. Meron pa rin silang neto na 100 million. Tama. Sa ang kamay ng Diyos mo hahanapin yun. Pero nung mawala ang Tito Vic and Joey, dyan na po nagsimula. Walong buwan silang umere, walong buwan din pala silang hindi nakababayad. Oh my yung pala gosh. Ang nangyari ng airtime. Kaya kahit hindi magsalita ang Tito Vic and Joey na tulad po ng ginagawa nila ngayon, tahimik sila kapag may nagtatanong, gumaganon lang sila, ngumingiti, at ayaw nila magsalita, I'd rather not. Di ba naman? Yes. Napakaigsi. Tatlong salita, I'd rather not. Pero ito po ay komposisyon ng kanilang ugali bilang mga edukadong tao. Tama. Di ba? Correct. Nasabi na ang lahat ng Hi, Ma'am Danielle Naviera, mega love shoutout. Good morning, Jake. Watching from Las Vegas. Ayan, tama ba? Apo, Las Vegas. You make my day complete. Ayan, God bless you and your family. Ay, thank you po ha, Ma'am Danielle na Abiera. Thank you po. So, ipagpatuloy pa natin, mga kababayan. Sabi, hindi nasusundan, tapos na yon. Pass is pass, ika nga, move on. Tama. Yun ang kasunod dyan. Ayan, sabi ni Obet Sapin, good afternoon, Ate Christy and Romel, para po sa amin. Mas mabuting no comment or positive po ang mensahe ng Tito Vic and Joey sa masaklap na sinapit ng tahanang pinakamasaya. Ang hindi talaga magko-komento diyan, mga kababayan, ng Tito Vic and Joey kasi nga sa kanila tapos na. Ano po, kaya lang naman, mga kababayan, alam nyo, kaya lang gumugulot na papag-usapan pa rin itong isyong ito ngayon kasi nga may mga patama at parinig etong si Romeo Halosus Jr. Kung wala nang patama at parinig sa Tito Vic and Joey yan, hindi na naman mapapag-usapan yan, mga kababayan. At yung usapin patungkol sa noon time, talagang matatapos na. Ano po, kasi nga, laglag na sila sa Court of Appeals, laglag na sila sa IPO, mga kababayan, and then laglag na rin sila sa RTC. At wala na tayong balita kung magpapatuloy pa sila hanggang Supreme Court, mga kababayan. So ngayon, since nagpasya na rin naman itong Tape Incorporated, mga kababayan, at isinara na rin nila yung kanilang noon time, mga kababayan, hindi na dapat mapapag-usapan yan. Kaso nga lang, maraming mga balita ang naglilipana at naglalabasan patungkol sa naging pahayag ni Romeo Halosus Jr. na kung saan ang dating ang sinisisi pa ang Tito Bikin Joey at nababaligtad pa yung kwento. Ano pa, pero kung hindi na nagbibitaw ng mga pahayag yung mga taga-kabila, hindi na naman po mapapag-usapan yan. Napakaliwanag, mga kababayan, hindi na matatalakay yan. Kaya lang naman napapag-usapan yan kasi nga sila yung nagbibigay ng mitsa para maglihab yung apoy. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sabi nga po natin we should not gloat over the misery of others. At saka po dapat be magnanimous in victory po tayo. Kumbaga ang kapalaran. Ma'am Ronaldine Torres, may galib shoutout po ha. Para na po ang sumagot para sa Tito Vic and Joey na minsan pang napatunayan na sila talaga ang nasa matuwid, kaya good karma sila. Tama. Thanks and God bless po. Maraming salamat, Obet Sapin. Kumpleto ang sinabi mo. Ayan. At sabi din naman ni Ching Bautista Silverio, respect is earned. Yes. Kaya naman mataas ang respeto ng mga artista sa Tito Vic and Joey. Armado ang tape na walang makuhang mga famous personalities sa para mag-host sa tahanang pinasara because they respect Tito Vic and Joey and Ip Bulaga. Ayaw nilang banggain at bastusin. Nga tuloy, sabi ni Ching Bautista Silverio.
Yan yung sinasabi natin na power or kapangyarihan ng isang legendary, mga kababayan, or yung legend. Ano po pagdating sa noon time? Kasi nga, lahat ng mga tao na ang kinagisnan yung unang itbulaga na naandudo ng Tito Vic and Joey, na nakasakse ng paghihirap ng Tito Vic and Joey para maibangon at para madala ang itbulaga kung nasasaan po yun ngayon, eh talagang nirerespeto po yan ng ibang mga artista na nakasakse ng paghihirap na yun ng Tito Vic and Joey. Kaya nga yung iba, mga kababayan, lalo na yan sina Kuya Kim, nung inalok yan ng Tape Incorporated na mag-host at pumalit dito sa Tito Vic and Joey, dyan sa Itbulaga, mga kababayan, nung naandudun pa sa Tape Incorporated, tinanggihan nila kasi alam nila kung gaano kahalaga sa Tito Vic and Joey yung Itbulaga na inaalis ng Tape Incorporated sa Tito Vic and Joey. So ngayon, mga kababayan, yan yung isang dahilan ng ikinabagsak ng Tape Incorporated. Dahil sa matinding respeto ng ibang mga artista sa Tito Vic and Joey, mga kababayan. Hindi kasi pinahalagahan ng tape yung sakripisyo at paghihirap ng Tito Vic and Joey nung ibinabango nila yung Itbulaga, mga kababayan. At para mapaangat kung nasasaan ngayon ang Itbulaga, yan yung hindi napagtuunan ng pansin ng mga taga-Tape Incorporated. Ang iniisip lang kasi nila, kumita ng mas malaki. Hindi nila iniisip yung salitang pagpapahalaga. Ano po, kaya dapat lang at deserve lang nila talaga na magsara, pero nakakaawa yung mga empleyado. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Totoo po, ang respeto po ay pinaghihirapan inaani bago sa atin mapapunta. Totoo yan, napakatotoo. At sabi naman ni Wating-Wating ng London, happy anniversary! Ito ang totoo. Dito tayo sa 92.3 Radio 5 True FM. Oh, nanay, yes. Pahiram yung sinabi mo na do not bite the hands that feed you. If they only stayed humble for them to gain popularity and support, baka sakaling nagtagal pa sila. Sorry, Tape didn't survive without Itbulaga and Tito Vic and Joey. Perfect. Ayan. Biruin nyo, mga kababayan, 2 months na lang pala. 2 months na lang pala, 1 year na nating pinag-uusapan ito. Diba, mga kababayan, 2 buwan. 2 buwan na lang pala, mag-a-anniversary na pala tayo. Biruin nyo, mga kababayan, ha, kung gaano katindi talaga yung paghihintay ng sambayan ng Pilipino, kung gaano katindi yung naging laban natin. Pero hindi tayo nabigo, mga kababayan, at hindi tayo nagkamali sa sinuportahan natin kasi alam natin na nasa katotohanan talaga tayo, mga kababayan. At kita nyo naman yung naging resulta, tayo yung naging panalo sa huli. Ano po, gaya nga nasabi ko sa inyo, mga kababayan, doon sa mga topic na tinatalakay natin, hindi pwedeng mapapapunta tayo sa mali. Laging pipilitin natin na tama yung ating mga sinusuportahan, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Wow, ang laking pera pala ang ipinapasok ng Tito Vic and Joey sa tape. 1 buwan, 200. Ay, shout out to Chris, ha? De, live lang ng live. Ay, Tol Chris, ay, kung nanonood ka pa, Tol Chris, ha, sinusunod ko lang yung payo mo, live lang ng live. Ipagpatuloy pa natin. 100 million, sobrang laki, tapos nalulugi pa sila. Naku naman, sabi ni Eddie Letada, kulang na lang sabihin niyang, kayo nga, ano dyan, ha? Oh, di ba? Eto, sabi ni Randy Balaguer ng Silang Cavite, 16 Cent Coffee, Nay, tawang-tawa po ako sa comment ng isang netizen na yung TP ng tape ay nag-celebrate ng 44 years recently. Oh. And hindi man lang ubabot ng 1 taon. Buwaha! Yan yung malupit. Yan talaga yung malupit, mga kababayan. Biruin nyo, ha, nag-celebrate ng 44 years anniversary. E pinagsisigawan, nakabahagi sila ng 44 years, eh hindi nga umabot ng 1 year. Biruin nyo, mga kababayan, dapat 3 months na lang eh. Magsi-celebrate na dapat sila ng 1 year anniversary. Kaso nga lang, mga kababayan, biruin nyo, ha, nagkatotoo yung sabi ng mga netizen. Yung sinasabi ninyo dati, na baka man sarili lang yung abutin. Eto nga, mga kababayan, di ba, hindi pa umabot ng 1 year, nagsara na. Ganyan ka din, hindi pa umabot ng 1 year, goodbye na agad. Eh, pagpatuloy pa natin. Ahaha, sabi niya, oo nga, ano, di ba, sinelebrate nila yung anibersaryo
no 44 mm-hmm. years na raw. Eh, hindi nga naka isang taon, walong buwan pa lang, oh. Yun nawala na. Yun. Oo. Ay, nako. Nako, sobra. Dims Ignacio, maraming salamat din sa mensahe mo. Tita Sofia Angeles, salamat po para sa Tito Vic and Joey. Huwag po sanang kalimutan na sincerity and truth are the basic. Dapat ang sisihin ng tape kung bakit sila nagsara. Hindi dapat ang Tito Vic and Joey. Dapat ang sisihin ninyo si Buboy. Dahil kung hindi pinastos ni Buboy yung matanda, mga kababayan, hindi kayo kakarmahin. Hindi, tunay. Tunay, di ba may kasabihan tayo, mga kababayan, kapag ka nang bastos ka ng matanda, kapag ka gumawa ka ng kasalanan sa matanda, at parang may naapikang matanda o nalapastangan na matanda, talagang may balik na karma yan. Eh, kita nyo, mga kababayan, yung nangyaring karma, natalo kayo sa mga kaso, sa mga hearing-hearing. Tapos ang ending, mga kababayan, na pinakamatindi pang nangyaring karma, kasi biruin nyo, tinatawag nilang matatanda na yung trio. Tapos yung binastos nila dun sa MRT, mga kababayan, matanda din. Eh kaya yung ending, mga kababayan, na pinakamatinding karma na nangyari sa kanila, nagsara. Pero nakakaawa yung mga empleyado, mga kababayan. Pero yung sinasabi natin, totoo yun. Kasi nang bastos sila na matanda, kaya ang ending, ipinasara ng Panginoon yung kanilang show. Alam nyo, mga kababayan, isa pa yung nakikita ko ding matindi dito mangyayari. Yung ipasara yung ano, Kingdom of Jesus. Diba? Mga kababayan, kung may nagawang kasalanan yung isa, eh talagang baka nga mamaya magalit na naman yung nasa sa taas, mga kababayan. Ipasara naman ngayon, hindi na yung tahanan ng pinakamasaya. Yung Kingdom of Jesus. Eh, pagpatuloy pa natin. Is of every virtue. Sabi ni Miss Nags naman. Ayun na. Ay, buhay si Miss Nags na. Walang pasok, walang pasok. Maria po, babasahin pa namin ang iba nyo pang mga mensahe, syempre pa. Pero dito muna tayo. Aba naman. Si Catherine Bernardo. So, ibang topic na to, mga kababayan. Maliwanag po dyan. Yung isang matinding dahilan ng Tito Vic and Joey kung bakit hindi po sila nagsasalita. Kasi meron po silang mga nakatrabaho sa Tape Incorporated sa tahanan pinakamasaya na naaawa ang Tito Vic and Joey dahil nawalan ng trabaho, mga kababayan. Akala nyo ba yung sinasabi ng iba, lalo na ng mga vlogger ng Tape Incorporated, na masaya na siguro ang trio, masaya na siguro ang Tito Vic and Joey kasi nawalan ng trabaho yung 200 employee sa Tape Incorporated. Yung sinasabi nila, mga kababayan, na gano'n. Hindi tunay yon. Nalulungkot po ang Tito Vic and Joey kasi mayroong nawala ng trabaho, especially mga nakasama po nila yung nawala ng trabaho, mga kababayan. So kayo, ano po ang komento at opinion nyo po? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dito sa matinding dahilan ng Tito Vic and Joey kung bakit ayaw nilang magpa-interview, ayaw nilang magbigay ng komento. Hingil po sa mga nawalan. Hingil po sa nangyari pagsasara ng Tape Incorporated at mga nawalan ng trabaho, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo dyan. And then pag-usapan din po natin yung isa pang topic, mga kababayan, na nakita po natin. Ito pong patungkol, mga kababayan, dito kay Paulo Contes na nung una ay madaldal daw po, pero ang katotohanan daw, mga kababayan, ay talagang duwag etong si Paulo Contes. Kasi nga, buhat nung nagsara yung tahanan ng pinakamataya, hindi na daw po nagtalita etong Tipaulo. At nanahimik na daw po, mga kababayan. So ito, kinikredit po naman natin ito sa showbiz now na. Nitong si Nanay Christy Permin, kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa showbiz now na, subscribe nyo po etong showbiz now na. Nitong si Nanay Christy Permin at saka po yung 1PH dahil doon nyo po mapapanood yung Christy Permin. So anyway, mga kababayan, i-play na po agad natin. Pero bago po natin i-play, mega love shoutout sa ating pinakamamahal na si Tol J. Guevara. Sa ating pinakamamahal na kapatid. Ay, mega love shoutout, Tol, ha? Tulog-tulog din pag may time. Ah, ito, i-play na agad natin, mga kababayan. Siyempre, alam naman natin lahat na nag-sign off na
Zabich TV, mega love shoutout ha. Yung tahanan walang pinasaya. Hindi pala Zabtech. Ayan, TV, mega love shoutout na napakasarap. Ito ay pagpatuloy pa na. Wait lang, iurong ko lang ng konti para marinig nyo. Yan. Nyo, di ba? Sarili nyo rin. Hay nako, landaan mo yung pangalawa. Ito yung pangalawa natin. Maganda pa pag-usapan yan eh. Oo, ito maganda ng pag-usapan, napapanahon. Ay, perfect. Oo, kasi siyempre alam naman natin lahat na nag-sign off na yung tahanan walang pinasaya. Ah! Ang sakit naman nun, tahanan walang pinataya. Kasi nga mga kababayan, kaya nag-sign up na lugi talaga. Yun yung dahilan. Walang pumapasok na ads kasi nga bagsak ang ratings. Pagpatuloy pa natin. Dami-dami tayo. Yung nakarang episode, tahanan walang kasaya-saya. Ngayon, ngayon, tahanan walang pinasaya. Okay, ano ngayon? Kaya ito, pag-usapan natin. Hindi kasi nanunoka lang yung mga tao. Kasi di ba, unang salbo ng show nila, di ba, nung una pa, 8 Bulaga pa sila. Kung ano-ano mga inahanas ito ni Paulo Cortez, di ba, talaga ang tapang-tapang niya. Pati yung mga kusino, pinapatulan niya, mga buffer, sinasagot niya. Ang balas ng anyo ng Type Incorporated. Tapos, di ba, nang nagpumalit na ng pangalan, tapos sinot na, tapos bigla nag-sign off sila, ang nangyari ay bumirang sa kanya. Bumirang sa kanya. Oo, bumirang sa kanya at saka iyakin pala siya. Ay, hindi mo na. Ay! Patay ka kayo, Wendell Alvarez! Sinasabi mo, ipinagkakalat mo, Kuya Wendell, iyakin si Paulo, content! Pag napanood niya ni Paulo, content, patay ka kay Paulo, content! Ay, Kuya Wendell, patay ka, pinagkakalat mo pala ng iyakin si Paulo Content. Diba, dapat yung pinakamagandang term, hindi si Paulo Content yung iyakin, kung hindi si Buboy Gasol. Kung pinakita sa camera, ano ba ginawa niya? Ay, siyempre, alam mo naman yung mga, sasabihin natin yung mga plastic ng mga tao, hindi naman talaga ipapakita sa publiko. O hindi magpapakita sa publiko. Ay, grabe, plastic si Paulo. Ay! Ay, pagsabihin nyo nga si Kuya Wendell, masyadong prank ka. Kasi nga mga kababayan, kung matatanda nyo, di ba marami talaga ang nainis dito kay Paulo. Lalo na, nung naglabas ng desisyon ng, hindi pala, nung lumabas yung desisyon ng IPO na kung saan napayagan sila na yung kanilang renewal ma-approve mga kababayan for 10 years. Diba may mga pasigaw-sigaw pa sila doon? Tapos nung lumabas sa mga kababayan yung desisyon ng IPO na kung saan mga kababayan pumapor sa Tito Vic and Joey, ano yung sabi ni Paulo? Hindi pa tapos ang laban! Mahaba pa po ang laban! Pero nung nagsara na yung taan ng pinakamataya, ang nangyari mga kababayan, si Paulo Content na naimik na po. Hindi lang po yung tahan ng pinakamasaya yung nagsara mga kababayan, kung hindi pati po yung bibig ni Paulo Contes nagsara din po. Eh, pagpatuloy pa natin. Na siya iiyak, na siya nalulungkot. Kuya, pagtalikod yan, gusto niya kasi masulo lang. Ay, yan ang tatakbo sa loob ng dressing room. At doon naghumagulgol. Kaya ang komento ng ating mga kababayan. Anong palang nagsara mga kababayan yung tahanan ng pinakamasaya? Kung makikita nyo, hindi na-captured etong si Paulo Contes. Nakita lang, kumbaga, nakita lang siya mga kababayan. Eh, may mga pasayaw-sayaw pa siya doon. Tapos, yun, nagtalumpati silang dalawa. Last speech nila ni Yorme, mga kababayan. Tapos dun sa mga bandang iyaka na po, hindi na natin nakita si Paulo. Yung pala, mga kababayan, ang nangyari pala po, eh nagtatakbo pala daw itong si Paulo sa dressing room at dun na daw po humagulgol sa pag-iyak. Etong si Paulo Content, kati nga, nagtala na yung taan ng pinakamataya. Eh, pagpatuloy pa natin. O ano ngayon, di ba? Hinahanap siya. Attorney no case. Kumusta ka na? Di ba? Ikaw ang number one na talagang kumbong mato sa Tito Vic and Joey. Ganun na lang. Parinig ka ng parinig ang tapang-tapang mo. Ay. Ikaw ang ipinambala sa kanyon ng produksyon nyo. Asan ka na ngayon? Ano masasabi mo? Kaya pa ba? Ito na ngayon. Paano ngayon siya magpapa-interview? Di ba? Sa kanya nabuslo lahat ang ano. Grabe, no? Ang dami-dami naman nila doon.
At saka pagka in-interview ngayon si Paulo Contet, mga kababayan, maraming mga tanong sa kanya. Ano po, especially ang itatanong dyan, kukulitin niya ng media, tatanungin siya kung bakit nagsara yung tahan ng pinakamasaya, mga kababayan. At kung ano yung nararamdaman niya nung nag-close na yung tahan ng pinakamataya. Kaya napakahirap na yun ang kalagayan ni Paulo Contet, lalo na pagdating, mga kababayan, sa usaping interview. Ano po, mahihirapan siya magpa-interview kasi kukulitin siya ng media kung nakasahod na ba siya, mga kababayan. Yan yung mga itatanong dyan eh. Kasi nga, naging mainit yung mga usapin patungkol dun sa hindi pa pagpapasahod ng Tape Incorporated dun sa mga celebrity host, mga kababayan, na nagtrabaho dyan sa Tape Incorporated at naging host ng tahan ng pinakamataya. Kaya mahihirapan na itong si Paulo Contes. Anyway, shoutout kay Ma'am Angela Di Guzman ha. At saka kay Dennis Wolby Scorpion, may galap shoutout na napakasarap. Ipagpatuloy pa natin. Yun, bakit sila lang ni Buboy ang talagang tinitira? Ang binibira ngayon. Eh kasi nga, sila yung kung makapagsalita, akala nila wala ng bukas. Walang katapusan. Parang ang feeling nila, ito na kami, amin na toong bola ngayon. Parang may hawa-hawa pa, huwag na sila, ako na lang. Ay, di ba? Ano ginawa niya nung magsarado na yung show? So, siyempre, umiyak na siya. Amano na siya. Parang nagsalita naman siya, pero malumanay na yung salita niya. Hindi na matapang na katulad nung una. Ay, bumaba niya ang tono. Grabe. Parang nakikiawa. Hindi po parang siya nakikiawa na gano'n na wala na kami. Na-actor siguro na bigla din sila sa araw na yun. Meron pa siyang sinabi nung nagpapaalam na siya. Mula daw nung 1979. Ay, puro pagbibigay na ng saya ang ibinigay ng produksyon. 1979. Bakit? Bahagi ba kayo nung 1979 ng Tito Vic and Joey? Kaya nga ipinakipaglaban nila ang katotohanan at ang kanilang karapatan dahil mula sa 1979 ang titulong Itbulaga ay sa Tito Vic and Joey. Biruin niya, ito habang iniintay natin yung ads ni nanay ha, biruin niya mga kababayan ha, yung mga nagpupumilit na mag-celebrate natin ng 44 years anniversary at sinasabi na sila ay kabahagi ng 44 years anniversary, mga kababayan, ay nauwi sa 8 months lamang or 9 months yung itinagal. So yan yung isang halimbawa, mga kababayan, na hindi nila kayang tumagal ng kasing tagal ng Tito Vic and Joey. Hindi nila kayang magpasaya ng mga tao, mga kababayan, na aabot ng katulad ng pagpapasaya ng sa Tito Vic and Joey na ginawa. So, ibig sabihin, hindi nila kayang lampasan yung ginawa ng Tito Vic and Joey or hindi nila kayang pantayan, mga kababayan. So, napakaliwanag naman po ng ipinapahiwatig dito sa sinasabi nitong sinanay Christopher Main. Pero isa yung matinding katotohanan na nalaman po natin dito. Ito daw pong si Paulo Contet, nagtatakbo sa dressing room at doon daw po humagulgol ng pag-iyak para daw po hindi makita ng mga tao, mga kababayan. Kasi nga, pagka nakita na humahagulgol sa pag-iyak itong si Paulo Contet, issue na naman! So, ipagpatuloy pa natin. Walong buwan kayo, di ba? At nasaan kaya siya noong 1979? Hindi pa siya human lang. Totoo. Hindi pa siya tao. Kaya pagka ganyan, huwag kayong papayag na maging bala kayo sa kanyon. Kaya hayaan nyo sila, yung laban nila, ipaglaban nila yan, may mga abogado naman sila. Bakit ikaw ang kailangang taga... Ay, shoutout sa lahat ng BMB ha. May galab shoutout po na napakasarap sa lahat ng BMB. Mamaya ako na po babasahin yung inyong mga pangalan. Ano po, may galab shoutout po. Tuga, di ba? Mm-hmm. Ba't ikaw ang nakikipaglaban? Ayan tuloy, ano nangyayari ngayon? Sa'yo nagbumerang lahat. Oo, ikaw ngayon ang aming kinakausap ngayon kasi ikaw lang naman din ang naringgan namin ng mga salita. Totoo. Sila ni ano? Ni Buboy. Sila ni Buboy Villar na sa pag-iyak eh, para bang nag-alaga ng 30 kalabaw eh, 17. Hindi, kaya umiiyak ng ganyan si Buboy, ang iniisip niyan. Paano na ang sasakyan ko? Siguro mga kababayan, kaya yung pag-iyak ni Buboy nung nagsara na yung tahan ng pinakamasaya, ang iniisip niya, saan ako pupulutin ngayon? Paano na ang sasakyan ko? Wala akong pagbayan! Hindi pa kami pasasahuray! Dapat pala yung ibinutangin namin, ni Ami na lang.
ako ang namatay. Diba? Parang ganun. Nakakalungkot ang nangyari sa inyo, pero hinahanap lang talaga kayo bakit ganun. Nasaan ka? Ingat-ingat sa susunod. Iisipin ninyo ang inyong pwesto sa inyong kinaroroon ng programa. Walang panghabang panahon. Walang pwedeng mag-stay dyan habang buhay. Alam mo kung sa ano pa, parang sa pagdating sa showbiz, parang new fights pa silang dalawa ni Bubu. Neo fights pa silang dalawa ni Bubu. Kasi hindi nila alam mga pangyayari, eh, di ba? Hindi ba nila alam sa mga show ng mga ganyan? Nandun ka na, bigla na lang pauwiin pa. Hindi nila ni-review ang kasaysayan ng Itbulaga. Masyado silang na-overwhelm. Tama. Ngayon, sabi ng mga kababayan natin, ano ngayon, Paolo Contis, Attorney No Case, dilalo ka na namang merong katwiran ngayon para hindi bigyan ng... May mga ganyan. Bigyan ng sustento ang mga anak ko. Kasi may lumabas na balita dati. Si Ted pala, mga kababayan, yung nagsabi. Sabi ni Ted dati, wag niyo nang batikusin si Paolo, nagbibigay na siya ng sustento sa kanyang mga anak. Ganyan, etc. Eklabos. Diba, kung matatandaan niyo, mga kababayan, sinasabi ni Ted, nung vlogger ng tape, sabi, wag niyo nang batikusin si Paolo, nagbibigay na po siya ng sustento sa kanyang mga ganito, ganyan. Eklabos. Ngayon, mga kababayan, ang tanong ng mga netizen, ang tanong ninyo marahil dito kay Paolo, paano na ngayon? Sarado na ang tahanan ng pinakamasaya, tapos di ka pa na napapasweldo, mga kababayan, nitong mga taga-Tape Incorporated, paano na yung pang-eklabush mo? Doon sa mga naging pakwan. So, ipagpatuloy pa natin. Tamay na naman. Oo. Ano ba gusto mong sabihin kay Paolo Contis? To Paolo Contis, next time, better to think first and to watch whatever you do. Because, you know, in the light of the, in our industry. Sa buhay natin, sa industry nito. In the light of our industry, there is no permanent address. We are all NTA. No permanent address. Look at you now. Look at you now. So that's why it's better. Next time you just think and whatever you say. Ginaya lang niya yung kilabi. Better think. So anyway, mga kababayan, i-ano na natin dito. Kung gusto niyo na mapanood ng buo, panoorin niyo na lamang po sa Showbiz Now na nitong si Nanay Christy Permit. Pero isa lamang po yung ipinapahiwatig dito, mga kababayan, na sana next time, kung sakasakali na mapabilang ulit itong sina Paolo Contis, sina Buboy, mga kababayan, sa larangan ng noontime or kahit na anong palabas man na online, mga kababayan, maging ano sila, maging maingat sila sa mga binibitawan nilang salita. Ano po, dahil unang-una, hindi talaga nagustuhan ng publiko yung mga naging pagbanat nila at parinig nila sa Tito Vic and Joey. Kasi gaya nga po ng sabi ko, mga kababayan, ang Tito Vic and Joey, kahit na anong mangyari dyan, kahit na sabihin nalalampasan niyan sa ratings, mga kababayan, mananatiling number one pa rin po yan sa puso ng mga tao. At kahit tanungin nyo yung mga panatiko nung iba, lalo na yung mga panatiko ng It's Showtime or panatiko ng tahanan pinakamasaya, kung sino yung legend pagdating sa noontime, ang isasagot po niyan sa inyo ang trio, ang Tito Vic and Joey at ang Itbulaga, mga kababayan, kasi sila talaga yung nauna. Mahirap pabagsakin yung nauna sa noon time, mga kababayan, yung mga legend. Mahirap na pong pabagsakin yan at burahin sa kasaysayan. Gaya nga po nung yung sinasabi ng ibang mga netizen na kung sino yung bumagsak sa nauna ay talagang giba. Kita nyo, binangga, mga kababayan, binangga ng tahanan ng pinakamasaya ng Tape Incorporated, sinubukan yung legend, mga kababayan. Ano nangyari? Wala, giba, hindi pa umabot ng isang taon. Diba? Ay, mega love shoutout, Ma'am Catherine na Hell. Mega love shoutout po na napakasarap. Thank you po sa pakape. Diba? Sasabi dito, maglastas na si Paolo sa tabi-tabi. Sabi ni Ma'am Lati Reyes, kasi, ano yun? Nauna kasi ang yabang ni Buboy at Paolo. Binabastos pa nila ang TBJ. Alam nyo, mga kababayan, kung hindi naman nila binabastos ang Tito Vic and Joey, kung hinahayaan nila ano po yung mga matatanda na magpasalamat sa Tito Vic and Joey, baka nakakuha pa sila ng simpatya, mga kababayan, sa TBJ. At kung nung una pa lang ipinaubaya na nila sa tunay na may-ari yung trademark,
at nagpalit agad sila, mga kababayan, ng trademark. Baka nung una pa lang, ano po, baka nung una pa lang nakatayo, baka hanggang ngayon, pamula nung una, nakatayo pa rin yung tahan ng Pinakamasaya. Baka pinapanood pa rin ng napakaraming netizen, mga kababayan. Yan po yung nakikita ko dyan. Kaya lang naman nagalit ang taong bayan dyan kasi nga, uminit yung usapin ng trademark, especially mga kababayan, lalo na nung nabastos yung matanda na nasa MRT. Mga kababayan, nasa may istasyon ng tren. Ano po, dun mas lalong uminit yung mga netizen na talagang nung nagpasalamat yung matanda sa Tito Vic and Joey, tinanggala na mikropono ni Buboy, dun nagsimula lahat eh. Yung naging karma nila, mga kababayan. Kaya hindi ko rin masisisi kung bakit nangyayari ngayon sa kanila yung karmang yan. Kasi nga, marami silang ginawa doon sa kanilang show na hindi talaga maganda. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo dito sa matinding dahilan ng Tito Vic and Joey kung bakit hindi sila nagpapa-interview sa mga gustong mag-interview sa kanila patungkol po sa usapin ng pagsasara ng tahanan ng Pinakamasaya. So, paki-comment na lamang po, mga kababayan, kung ano po yung opinion ninyo at gusto ninyo sabihin. Hingil po dyan at comment below na lamang din po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi ninyo dito sa balita na nakita natin na kaya pala hindi nyo nakita si Paulong umiiyak doon sa pagsasara ng tahanan ng Pinakamasaya ay nagtago pala sa dressing room at doon nag-iiyak. So comment below na lamang po, mga kababayan, na kung ano po masasabi at komento nyo, hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, eh bati-bati po muna tayo at basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento. Hi, shoutout kay Kuya Arnel Gabriel Mariano. Sabi dito, tahan ang Pinakamasaya. Yabang kasi ni Paulo, hindi nagsusustento. Kaya nga, kung hindi nagmayabang, edi sana, kahit papano, mga kababayan, nakakuha pa siya ng sympathy sa napakaraming tao. Kaso nga lang, wala, nasira din yung kanilang image, yung kanilang imahe sa mata ng publiko buhat nung pumasok sila at tanggapin nila yung alok sa kanila ng Tape Incorporated, mga kababayan. Yun yung nakikita ko, ha? Hi, Kuya Bricong, Kuya Ripinyo, mega love shoutout na napakasarap ha. Kina Tol Bala is the greet, kina Ate Laki, Ma'am Tree, kay Ma'am Choy Cheer, kay Kuya Sherry Kunzaki, mega love shoutout na napakasarap. Hi, kay Senet Santos, mega love shoutout na napakasarap ha. Kay Mamiya Subiranyo, mega love shoutout na napakasarap. Okay lang po yan, kahit late kayo, nanonood naman kayo ng replay. Sabi dito ni Ala, ano yan, Flower. Ayan, sabi niya dito, Paulo Contes is still with Bible, ano yun, bubble gun. And with him, sa BJ, I lost interest, watching said, program, Bitoy, out with PC, para gumawa, ano yun, gumandang, ano yun, gumandang panoorin, ang programa mo. parang tanggalin na si Paulo, ganon. Hi, mega love shoutout po ha. Ma'am Marilyn Bulacan, mega love shoutout na napakasarap. O watching from Makati, mega love shoutout po na napakasarap ha. BMB Rosemary Lot, mega love shoutout na napakasarap po ha. Ayan, thank you nga pala sa lahat ng mga sumusuporta kapag ka nagtatalakay tayo ng politika. Mga kababayan, thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam nyo, yung mga ano ha, yung mga hindi nagugustuhan yung pagtatalakay natin sa politika, nire-respeto ko po yun, mga kababayan. Maraming salamat dahil nagkukomento po kayo nang naayon po sa nararamdaman ninyo. Ano po, thank you po mga kababayan dahil po doon. So anyway, shoutout po ha. Yan naman po yung sinasagot ko kahit against. Mga kababayan, sa atin yung comment nyo, sinasagot ko naman niya sa comment section. Ano po, bago tayo matulog. So anyway, mega love shoutout po ha. Ma'am Jo Malen, marabe, ayan, kasama ba kayo sa lente ng EV? Hindi po mga kababayan, hindi tayo nakasama doon. Ano po, yun yung pagkakalam ko, hindi din kasama si Natol Crazy, Tol J, hindi po tayo kasama doon. Parang mga host lang nga tayo, mga kababayan. Ano po, so shoutout kay Mama Jaja Malabanan, ayan. Nagwalis pa, ano yun, nagwalis pa ng opening. Di rin pala sila tatagal. Kaya nga, ang ending, nagsara din. Ay, mega love shoutout, Ate LCTBJ Forever, mega love shoutout po na napakasarap. Unang-una, ano yun, dinihado ng halusosang TBJ despite the fact na tinanggap ng TBJ ang pagbabawas ng sahod. Hindi pinatuloy mag-show May 31, 2023. Kaya sila kinarma. Sabi ni Roche, oh, Roche, mega love shoutout na napakasarap. Thank you sa panonood. Ma'am Rene, Kuya Rene, mega love shoutout na napakasarap. Buti nga, kasi yung hindi sa kanya, ipinaglaban.
Kasustento Paulo Camates, pero yung sustento sa mga anak nga nga. Hi, Janice Betos, mega love shoutout. Kuya Arnel, Gabriel, Mariano, ayan, number one pa rin ang Itbulaga sa TV5 sa TV ratings at sa puso ng sambayanang Pilipino. Mega love shoutout po ha. Shoutout din kay Kuya Sher Kunzaki, kay Green Day Rasid. Ayan, mag-okidok ka na lang ulit, Paulo. Hi, Senit Santos, mega love shoutout. Thank you sa panonood. Ayan, Anthony Guerrero, mega love shoutout po. Kuya Sher Kunzaki, mega love shoutout po ng napakasarap. So anyway mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang po magpasalamat sa isang katulad mo na Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-like po ng ating mga video. Maraming salamat din po sa isang katulad mo na Team Replay na hindi rin po nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento at hindi nakakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa isang kagaya mo na Team Replay na hindi po kinakalimutan na huwag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gaya nga po ng sabi ko, utang po sa inyo kung nasasan po ako ngayon mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. Anyway, bago natin lisanin itong ating palabas at gusto ko lamang pong i-credit muli itong video ng mga tinalakay po natin dito sa Showbiz Now na ni Nanay Christopher Min. Ganun din po mga kababayan dito po sa Christopher Minutes sa 1PH mga kababayan. Sana po isubscribe nyo po sana itong mga YouTube channel account nitong si Nanay Christopher Min. Ganun din po yung 1PH. So anyway mga kababayan, thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.